Okay, ito pakita lang natin yung defective na compressor. Ito. So, tinanggal natin dito sa unit, then ituro na rin natin yung paraan ng pagkakabit dito sa compressor, ng compressor dito sa ating unit. So, ito share lang natin. Yung dahilan ng pagkasira kasi nitong ating compressor, dahil dun sa capacitor, nagkaroon siya ng change value, nag-open siya ng tuluyan, kaya nagkaroon ng problema, maaaring na pwersang andang patay sindi yung ating compressor. So, yun, nasira siya. And ito, bumigay yung kanyang overload, nasira din yung kanyang delay. Ayan. So, ipakita lang muna natin kung paano tinitester ito. So, basic na lang naman ito sa mga in-situ holder. Napaka mani-mani na lang ito kung paano nila i-check. Okay. So, tapakita natin. Ilagay ko lang dito. I-drawing natin. So, ayan. Yung C is, ibig sabihin, is common. Yung R is running. Yung S is yung ating starting. Ayan. So, kung paano i-kinoconnect doon sa ating compressor, so, makikita naman natin eh, yung running and the starting, doon nakakonnect yung ating capacitor. Then, yung kumok, common, ito yan, yung line ng AC natin. Ito, pwede naman baliktad dyan, kahit alin dyan ang kapitan yun na supply. Basta 220 volts yan. Or kung 110, 110. Then, yung running, doon nakakonnect yung isang wire natin. So, yan, basic lang naman ito. I-review lang natin. So, okay. So, ito, check natin, ha. Kung nalilito tayo, so, usually naman, nandun naman sa takip. Yung common, running, and starting. So, masusundan naman natin kung paano natin i-connect dun sa compressor, yung ating wire. So, sukatan lang natin muna para makita natin yung common and running, kung ano yung masusukat natin. So, good itong compressor na ito. Ayan. So, yung common and running, ang nakuha natin is, ay, common and starting to. Common and starting, 6.1 ohms. Ayan. 6.1, common and starting. So, ayan. Mag-data tayo. 6.1. So, ito naman. Yung ating common and running. Ayan. 4 ohms yung nasukat natin. So, ilagay natin is 4. 4.0. Ayan. So, dito tayo yung running and starting. Ayan. So, makikita natin 10 ohms. Okay. So, ito. Lagay natin dito. Ayan. 10 ohms po yan, ha. Ang nasukat natin. Kung analog tester naman ang ginagamit natin, ito, ganito. So, para makita lang natin, para yung common running and starting, eto. Then, yung sa hindi pa alam kung paano magbasa doon sa tester, kapag AC or DC voltage ang hinahanap natin, ang start ng basa natin, nag-uumpisa sa kaliwa, pakanan. Okay. Ngayon, kung resistance ang hinahanap natin, mag-uumpisa ka doon sa kanan, papunta doon sa kaliwa. So, nagbabasa tayo minsan, resistance is dito natin binabasa from kaliwa pa kanan. Okay. So, ito yung number natin. Yan, kaya makikita nyo. 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Pabalik dito. Okay. So, kapag ka AC at saka DC, galing dito. Pag ganun siya. Okay. So, ayan ha. Tingnan natin. Yung nasukat natin is common and yung nauna natin, common and starting. So, ayan o. Common and starting. Okay. So, yung ating common and running,
Ayan. Dito tayo sa times 10. Okay. Ayan. Common and running yan. Tapos, yung ating common. Teka, tama natin yung tester natin. Ayan. Ika-calibrate muna natin yung tester. So, ulitin natin ha. Yung common and starting. Okay. Ayan. 6 ohms. Okay. Nakita nyo yung palo ng tester. Ayan, no? Yung 5 niya. Pabalik siya. So, ayan. So, ayan. Natututo na rin yung cameraman ko. Ha. Okay. So, yung common and running. Yung nasa taas. Okay. So, mapapansin nyo yan, no? Nasa tapat na siya ng 5. So, hindi ganun kasi ka-accurate kapag analog ang ginagamit natin. Ayan. So, ibig sabihin, mas mataas ang palo ng common and running kumpara doon sa ating common and starting. Ayan. Then, yung cutting running and starting, eto. Ayan. Nasa 10 ohms. Okay. So, hindi na tayo malilito. Kung ang nasukat natin is 10 ohms, ang ibig sabihin niya, ang nasukat natin is running and starting. Then, yung ayan, yung mas mataas na palo, yun yung common and starting. Then, yung ating common and running, ayan. Okay. So, medyo malinaw na. Ang basa ng tester ha, simula dito, kanan, pakaliwa, kapag ka-resistance. Okay. So, ito, check natin itong defective na compressor. So, analog na lang ipakita natin. Ayan, no? So, yung ating running and common, ayan, yung data natin is 3.4 kumpara dun sa nakuha natin na 4. Then, yung starting and common, ayan, 0.4 ohms na lang siya. Okay. Ayan. Starting and common ito. Starting and common. Yan, 0.4. Then, yung ating common and running, yan, 3.3. Okay. So, ayan, 3.6 naman siya. So, ayan, isulat natin, ha. Running and starting. Yan, 3.6. Kumpara mo dun sa good. 3.6. Ito yung bad, ha. B. So, yung common and running, yan, 3.3. Ayan, nakikita pa ba? Okay. So, yung atin namang common and starting, 0.4. Ayan. Medyo linawan lang natin ha dito. Ulitin natin sa baba. Okay. Yung CR or common running is equal to 4.0 ohms. Ang common and starting is equal to 6.1 ohms. Ang running at starting is equal to 10 ohms. Okay. Compare natin doon sa defective na nakuha natin. So, yung 3.3. Then, yung common in starting is 0.4. Then, yung running in starting, yan, 3.6 pala to. Okay, 3.6. Ayan. So, nakita na natin yung pagkakaiba ng defective sa good compressor. Okay. So, ayan. So, kung paano naman natin ikakabit dito sa unit. Ayan. So, pupwesto na natin. Medyo mahaba-haba itong video natin. Kaya, okay. So, ito. Second hand dito ng ating compressor na ginamit dahil lockdown. Actually, under warranty pa yung compressor na ito. Pero,
sinadjust ko lang doon sa may-ari para temporary may magamit siya. Gagamit na lang tayo ng second hand na compressor. Medyo undersized itong ating gagamiting compressor dahil wala tayong ibang option, dahil wala tayong mabibili. Okay? So, pause mo muna. So, okay. Ito, pakita natin ha. Kasi may charge na Prion ito bago natin palitan ng compressor. So, dahil wala tayong yung mga walang recovery machine, eh, wag nyo basta pasisingawin ng dire-diretso. Importante dito ay yung langis, hindi natin maitapon. So, dito sa may, eto, makikita nyo ito, dito nyo siya pasisingawin. Yan. Pero, pag pinasingaw nyo, wag nyo bibiglain. Hayaan yung hangin lang ang lumalabas. Yan. Ito, binali ko ito dito para lumabas lang yung hangin. Okay. Then, kapag kasi pagka lumabas lang yung hangin dito, yan, makikita nyo yung ating langis at saka yung Prion na naiipon dito sa loob ng compressor. So, mapapansin nyo ito, walang tumapo na langis dito. Malinis na malinis yan. Yan, dahil hangin lang ang pinalabas ko dito. Okay. So, ihihinan ko muna ito. Papakita ko sa inyo mamaya. Medyo mahaba-haba lang. Kailangan nating i-pause muna yung video. So, ayan. Ipinwesto ko na yung ating compressor. Ayan. So, ito yung tip natin. Common na ito ha. Kung hindi nyo makalas yung ating pan-motor, itong pan-blade natin, bago kayo maghinang, importante kasi kakalasin. Ngayon, kung medyo pinalawang na yung mga tornilyo at hindi na natin matanggal itong mga cover na ito, medyo nahihirapan na tayo, gumamit kayo ng, huwag nyo kalilimutan, gumamit kayo ng basang-basahan. Yan. So, ihaharang nyo dun sa ating pan, dun sa portion ng ating itinangan. Yan. Para maiwasan natin yung pagkasunog ng ating pan-blade saka ng styro. Yan. Then, kung meron kayong pangharang dito na yero, mas maganda para hindi masunog yung ating basahan. Okay? Ayan. So, ihihinan ko muna ito. Okay, ayan. Naihinang na natin yung compressor. So, ayan. Wala naman tayong na-damage. Hindi naman na-damage yung ating pan. Ayan. So, ituro ko ito yung pagkakabit ng ating access valve. O yan, yung charging line. Ito. So, hanapan nyo ng pwesto na medyo safe kayo kung pagka nagkakabit kayo ng ito. Kasi minsan, dahil sa akala natin, kahit feeling veterano na tayo, so, nagkakabit tayo dito o nagtatanggal tayo ng, ayan o, kung nakakabit dito yung ating ano natin na, dito sa access valve, kapag nagkakabit tayo ng gauge or nagtatanggal tayo, nabuhay yung ating aircon, mapapansin nyo yung mga nadidisgrasya dito, nasusugat yung kamay dahil umaandar yung aircon, nagkakabit tayo dito ng hose. So, ipupwesto nyo yung ating access valve, katulad nitong ginawa ko, ito, may harang siya. So, kahit umaandar yung ating aircon, safe yung kamay natin. Katulad nyan, no? Oh, 'di ba? Pag kakabit mo 'yan dito, may harang ka dito na yero, hindi basta lulusot 'yung kamay mo, kaya dito ko siya ipinwesto. Ayan, napansin niyo? Ayan. So, kung magkakabit tayo niyan, tingnan natin kung saan tayo safe na magkakakarga ng Prion or magkakabit ng hose para kahit tanggalin natin na umaandar 'yung ating aircon, 'yan oh, katulad niyan. So, kahit magkabit tayo, malayo tayo sa pan. Na kahit na umaandar or magtanggal tayo ng hose, malayo tayo dun sa ating pan motor o sa pan blade kasi ito yung madalas nakakasira, nakakasugat ng kamay. Ayan o, kasi minsan nandito kinabit sa portion na ito, hindi natin napansin umaandar, pagtanggal natin sumabit yung kamay natin. Kaya pinwesto ko siya dito sa portion na ito. Ayan o, kita nyo nakaharang yung yero. Kahit magkabit ka dito, medyo safe ka ang atin. Pero iwasan na lang din natin, dapat patayin na natin yung aircon bago tayo magkabit ng hose at bago tayo magtanggal. So, tip lang naman ito doon sa mga veterans natin. Minsan, kahit veterano na, nasusugatan pa. Ayan. So, okay.
So ito, magbabacuum na tayo. Importante dito sa mga ganitong aircon, ibabacuum natin para matanggal yung mga amoy sa loob, yung mga natirang langis, and matanggal yung pinakahangin sa loob. Okay. So, kakabitan na natin ito ng ibigay yung hose mo. So, yung gigs kasi nasa tao ko. Ito, hiniram ko lang doon sa aking kagrupo. Dahil nasa Santa Mesa pa yung aking so ito, common na lang naman to. Parang baka tinatawanan na lang tayo ng mga Tesla boy natin dito. Kasi mga in-situ holder natin, eh parang common na lang to. Mani-mani na lang to. Yung pagpapalit ng compressor. Pero itinuro lang natin ng konti para lang doon sa mga hindi pa nakakaalam. So yun, kapit natin doon sa ating vacuum. Yan yung ating gitna ng gauge. Yan. At least vacuum natin. At least mga kasi ginagawa ko 30 minutes bago natin targahan. Yan. Okay. So, importante yan pagbabacuum natin, lalo na sa mga ganitong aircon, para nga sabi ko nga, tanggal yung langis, tanggal yung mga moisture na nasa loob. Okay. Ayan. So, mamaya magkakarga tayo ng Leon. Okay. Okay, ito, tapos na tayong magbacuum. So, isasara na natin yung vacuum natin. Yeah, so naka-negative na tayo. Okay. Okay, ito magkakarga na tayo ng Freon. So ito basic na lang naman ito do sa mga Tesla holder natin. So para na lang ito do sa mga baguhang technician na lang. Ayun. So, ito. Pasukan muna natin ang initial na Freon. Tuto naman to, pwedeng nakatihaya, pwedeng nakataog, depende kung anong gusto nyo. Yan. Okay, so pasukan natin ang initial na Freon. So yan, sabihin natin. Medyo sabihin yung ating leads na ginagamit. Yan, then nagkarga kayo ng Freon, importante, tatakipan nyo ito. Yan. Para makargahan nyo ng tama. Okay, lagay nyo muna pa sa mantala yung takip. Tapos, sakayin nyo yung monitor. Ito. So, pwede kayong gumamit ng flam tester para ma-monitor nyo yung amperahe. So, yan. Kabit yung ating amperahe, then saksak natin. Ayan, mandar na yung ating compressor. So ayan, 1.8. So naka-negative pa tayo dito.
pansin natin, madali na siya. Okay na. So ayan, okay na tayo. Medyo sumasablo yung isang cage dahil alam na, hiram lang natin kasi ito. Ayan, ilipat ko doon sa kabila. Ayan o, nakikita nyo 50. So, nasa 55 PSI tayo. 60 PSI na to. Ayan o. Ayan. Okay, so nasa 60 PSI tayo. Yung ating ampere na nakuha is, dahil 1H ko lang to. Ayan o. So, 3.0 o 3.1 ampere. Ayan. So, maximum niya is 4.5 ampere yan tayo to, yung maximum. So, ayan. Okay na, nakapagpalit na tayo ng compressor. So, itong video natin para lang doon sa mga baguhan ha, hindi na doon sa mga veterano dahil alam ko parang mani-mani na lang sa kanila ito. Okay, so ayos.